ito yung na-approve na ako, guys. Nung interviewin ako, tuwang-tuwa sa akin yung officer. So, naiwanan ako ng airplane, guys. Wrong yun. Isang malaking X yun. Guys, hello guys. Welcome back to my channel. Ayan, bago po natin dugtungan yung kwento ko nung nakaraan about sa offload ko, doon po sa mga nakanood at sa mga hindi pa nanonood. Ayan, bago natin umpisahan, magpapakilala po muna ako. Ako po si Sam at ang channel ko ay Sam Tan Vlogs. Ayan guys, kung di pa po kayo naka-subscribe, ayan guys, subscribe na po kayo. Parang abay nyo na. Ayan guys, sana napanood nyo po yung nakaraang vlog ko tungkol sa my offload story. Ayan, so yung kadugtong nito, kadugtong nun, ito yung na-approve na ako guys. At papakita ko sa inyo kung ano yung mga requirements na sinerch ko at ginawa ko. Oo, pin-repair ko para sa... Actually, after nung na-offload ako, so i-rewind natin ng konti. Sa mga hindi po nakapanood nung unang video, so rewind natin ng konti. Ayan guys, so 2015, di ba nga na-offload ako kasi wala akong mga dalang requirements. So after 1 year, 2016, nag-second attempt po ako guys. Tapos, in 1 year, ano, nag-search talaga ako guys. Tapos, piniprepare namin yung mga kailangan na requirements. Oo guys. So, yung una kong travel na na-approve ako ay dun sa travel ko papuntang Thailand. Opo guys. Nung mag-Thailand ako, doon ako na-approve. Tapos, yung mga requirements ko na dala na na-approve ako sa Thailand, yun din yung ginamit ko nung pangalawang travel ko papuntang Singapore. Yun, papuntang Singapore guys, na-approve na din po. Kasi, bali ano eh, ang importante lang naman, ang pinakamahigpit pala, pinakamahigpit nila dyan yung... Ito guys, tong kwentong to, based on my experience guys ha. Disclaimer lang po guys ha. Hindi po ako nagmamagaling o ano, o nagkukwento ng ano-ano lang. Based on my experience to guys. So, kung ano yung requirements ko nung nag-Thailand ako, ganun din yung requirements ko nung nag-Singapore ako. Kaya lang ha, dahil boyfriend ko yung pupuntahan ko sa Singapore, meron isang importante na requirements na ginawa ko din guys, nilakad ko guys. Tsaka nung nag-Thailand ako guys, bali, ano, na-approve nga ako guys. Na-approve ako, kaya lang sa haba ng mga pila na kailangan interview. Bali, siguro nung i-interview ako, ano, kasi pag first time ka talaga, dadalhin ka dun sa, ano, interview room. Dadalhin ka talaga automatic dun, guys. Lalo na kapag wala kang dalang mga requirements, dun kanila masinsinan na kwa-questionin. So, nung second attempt ko, nakita yung record ko na na-offload ako. Tapos, first time ko mag-travel. So, ay na. Dadalhin ka na naman ulit dun sa, ano guys, sa interview room. So, nung nandun na ako, bago sa akin, parang may mga pagkakatanda ako guys. Ano yata yun? Pang 9 yata ako o pang 8. Oo guys. Tapos, dahil sa haba ng pila guys at sa tagal ng interview ng mga nauuna sa akin, so ito yung nangyari guys.
Na-approve nga ako, guys. Pero, naiwanan ako ng airplane. Oo, guys. Di ba? Swerte na sana, kaya lang, naging malas pa. Naging bokya pa. Pero, at least, nung narinig ko, guys, yung tsuk-tsuk, ganyan eh, yung pag-i-stamp na yung passport mo. Nung narinig ko yun, guys, tuwang-tuwa na ako, guys. Nangingilabot na naman ako. Kasi talagang, ano, sarap ng feeling. Sarap na nangingilabot. Tingnan nyo, guys. Nasisitaasan yung mga balahibo ko. Kasi, sa sarap ng feelings, guys, yung mga requirements ko dati. Nung nag-Thailand ako, bali, kasi, ano eh, naitapon ko na yata yun. Pero nung nag-Singapore ako, hindi ko siya tinapon. Oo, hindi ko tinapon. Tinago ko rin yung dati, kaya lang ang dami na kasing papil-papil. Kaya naitapon ko na rin yung ano. Pero yung sa Singapore, naitago ko pa siya, guys. Kasi, ano, memorable siya. So, ganito yun. Nung interviewin ako, tuwang-tuwa sa akin yung officer, guys. Tuwang-tuwa siya sa akin. Chika-chika. Hanggang nasabi ko na, pwede pong bilisan ninyo kasi malapit na yung oras ng flight ko. Tapos, nung na-approve niya ako, guys, sinabihan pa niyang, bilisan mo, tumakbo ka. As in, takbo ako, guys. Takbo, 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 takbo. Tapos, nung nakita ko na yung, ano, yung gate, sarado na, wala ng tao. Wala ng tao, guys. As in, ang linis ng gate. As in, wala ng pasahero. Tapos, sabi ko, ba't sarado? Sarado yung gate. Tapos, nagtanong ako sana sa mga information, mga desk doon. Sabi nila, lumipad na. Lumipad na yung airplane, guys. So, naiwanan ako ng airplane, guys. Pero, tuwang-tuwa pa rin ako, guys. Tuwang-tuwa pa rin ako kasi na-chop na yung ano, passport ko, eh. Ibig sabihin, nakapasa na ako. So, ang nangyari, guys, no choice ako. No choice ako. So, ganito muna yun, guys. I-rewind pala natin muna. So, ganito yan. May trabaho ako noon. Tapos, flight ko ng madaling araw. Halimbawa, gantong oras. Sa trabaho ko noon, labas ko noon dati, 11. So, lumabas ako ng 11. Umuwi ako sa bahay namin. Nagbihis ako, sinuot ko yung hinanda kong gagamitin, susuotin ko papuntang airport. Tsaka guys, itong suot ko guys, sinerch ko rin to guys. Sinerch ko rin kung ano yung makakalusot sa mga immigration na outfit. So, ganito yun guys. Hinanda ko na yung ano, bago ako malis ng bahay, papuntang trabaho, hinanda ko na yung mga gamit ko. So, pagdating ko ng ano, bahay, 11, tapos ng work, nagbibis na lang ako, tapos biyahe na. Tapos, ang biyahe ko ngayon, guys, ito, sa Manila ako, guys, hindi ako sa Clark. So, kasi na-offload nga ako sa Clark, di ba? So, nag-isipan namin ng, ano, ng asawa ko, itry ko sa Manila. So, pagka-11, guys, sakay ako ng papuntang Manila. Ang suot ko, guys, ano lang, kasi sinetch ko talaga. Ang suot ko, nakapantalo lang ako ng maong, tapos, naka-blouse ako ng may collar. Inano ko talaga yan, guys, kasi para kailangan formal.